gần ta hang lộm mà ngã xa là quê yêu đi ni xin a yun bin sa pag ibig mo sa akin bubuksan aking puso't isipan pagsalansang ko'y aking kinikinala patawarin niya ding kasalanan ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sang-ayon sa iyong kagandahang loob mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Isama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Patuloy din nating pinagdarasala ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit at ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Mga kapatid, sa panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayo bilang isang bayan na higit pagnilayan ang misteryo ng Paskwa ni Kristo, ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Sa misang ito, dumulog tayo sa ating mahabaging Ama upang siya'y ating maging matibay na tanggulan sa harap ng bawat tukso't pangamba. Patuloy nawa niya tayong isang galan at patnubayan upang makapamamuhay tayong banala at naayon sa kanyang kalooban. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningihan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon tinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon
ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman, ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. "Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama." Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip ng katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang espiritu mo ang papaghariin. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito,
lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa binigay ang kautusan. Ngunit walang binanagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino na isang darating. Ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahan loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoongan nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtaan ng kagandahan loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway. Ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala, sila ay maghahari sa buhay. Kailaki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paano nagbunga ang kapurusahan sa lahat ng kasalanan na isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway na isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pawawalan sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Mapuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo.
Doon 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal ng lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mo sa kanya, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, alalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala din siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula roon, ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatirapa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sambahin mo, siya lamang ang iyong paglingkuran." At iniwan siya ng Diablo. Dumating nga ang anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat dito sa loob at labas ng simbahan ng Quiapo. Sa ebanghelyo natin ngayon, inihanda ni Jesus ang kanyang sarili para sa kanyang pampublikong ministeryo, para sa kanyang pampublikong gawain. Inihanda ni Jesus ang kanyang sarili na tuparin ang kalooban ng Diyos para sa sangkatauhan. Ngunit paano ito gagawin ni Jesus? Ano ang kanyang mga aksyon? Ang tukso kay Jesus sa desyerto ay nagpapakita ng angkop na ugali sa kalooban ng Diyos. Ano ang mga saloobin na iyon? Unang-una, lagi nating tandaan na laging may tukso na umaasa lamang sa kung ano ang maibibigay ng mundo. Sabi ng tukso, "Gawin mong bato ang tinapay na ito." Ito ay isang tukso upang bigyan ng kasiyahan ang pangangailangan ng isang tao, lalong-lalo na ang material na kaginhawaan at ang mga makamundong kasiyahan. Isang tukso upang maghanap ng madaling paraan. Ayaw natin paghirapan. Isang tukso para humanap ng mas kasiya-siya para sa kung ano ang mas kahanga-hanga. Ayaw nating magsakripisyo. Gusto natin madaling paraan. Nandyan ang tukso
para pahaganain ang mga tao. Nandyan din ang mga tukso upang suhulan ang mga tao, upang makuha ang ating atensyon, ang ating simpatiya, o para mapasunod ang isang tao. Kaya nga sa Ebanghelyo natin ngayon, nais ni Jesus na magtiwala tayo sa kanyang pangangalaga. Hindi ba ang pangunahing pagkain ng tao ay matatagpuan sa salita ng Diyos? Kaya sabi ng Ebanghelyo, ang Ebanghelyo mismo ang nagpapatunay ngayon na ang isang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Pangalawa, nariyan palagi ang tukso na tanggalin ang krus at iwasan ang mga sakripisyo. Nariyan ang tukso na maging kahanga-hanga, maging kawili-wili, maging higit pa sa ibang tao. Isang tukso na pinipilit natin ang Diyos. Minsan may kahilingan tayo sa ating Panginoong Diyos. Gusto natin instant. Gusto agad natin, sagutin agad ni Lord ang hinihingi natin. Nandyan ang tukso na sinusubok natin ang Panginoon. Lord, magsisimba ako. Maniniwala ako sa iyo kapag ibigay mo ang bagay na ito. Ganyan kung minsan yung pag-uugali natin. Tinutukso natin ang Diyos para masunod lamang ang ating hilig, ang ating mga nais sa buhay. Kapag hindi ibinigay ng Diyos, nagdududa na tayo. Ayaw na natin magsimba, ayaw na nating manampalataya. Nawawalan na tayo ng pag-asa. Isang tukso na pilitin ang Diyos. May kailangan mula sa atin para ang Diyos ay gumawa ng pambihirang himala upang magbigay ng patunay at mga tanda. Maniniwala lamang ako, Panginoon, kapag pinagaling mo na ako. Kaya sinabi ng Diablo kay Jesus, iutos niya sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, sa pamamagitan ng kanilang mga kamay ay aalayan kanila upang ang iyong paa ay hindi madapa sa bato. Anong sagot ni Jesus? Huwag mong subukin ang Panginoong mong Diyos. Dito ay binabahagi sa atin ni Jesus ang kanyang pagtitiwala. Ang kanyang pagtitiwala dapat makita sa magalang na pagsunod sa kanyang kalooban. Tinanggap ni Jesus ang cross, isinuko niya ang kanyang sarili sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, nariyan ang tukso na maging makapangyarihan at gamitin ito para sa pansariling kapakinabangan. Isang tukso na maging higit sa batas. Isang tukso na maging mas makapangyarihan. Kalimutan ang batas. Ayaw sumunod sa batas. Ikinokompromiso ang batas. Ngunit iginigiit ni Jesus na ang kasamaan ay hindi matatalo sa pamamagitan ng pakipagkompromiso sa kasamaan. Para kay Jesus, hindi dapat magkaroon ng kompromiso sa kasamaan. Itinuturo dito ni Jesus na ang Diyos
ay hindi dapat isantabi. Ang tao ay dapat laging umasa lamang sa Diyos. Ang tao ay may pananagutan lamang sa Diyos. Ang tao ay may pananagutan sa Diyos at sa Kanya. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, ang Panginoon ang iyong Diyos, ang iyong sasambahin, at siya lamang ang iyong paglingkuran. Mga kapatid, ngayon makakatagpo tayo ng tukso sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngunit ang ginawa ni Jesus ay isang halimbawa na dapat nating tularan. Sa makatuwid, ito ay dapat na laging paraan ng Diyos. Dapat laging unahin ang Diyos. Hindi ang ating pansariling interes, hindi ang ating sariling kalooban, kundi ang maghahari, ang kalooban ng Diyos. Amen. Tumayo po ang lahat. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ngayon pinapaalala sa atin na hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang. Sa makatuwid, hilingin natin ang Diyos, ang biyayang makapamumuhay ng tapat sa Kanyang salita, ating itugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Gawin mong tapat na tagapagpahayag ng iyong salita, kaming iyong simbahan. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Tulungan mo ang lahat ng mga namamahala na maging tapat sa iyong salita sa kanilang paglilingkod sa aming bayan. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagsisisi. Tulungan mo kaming humingi ng tawad sa aming mga nasaktan at magpatawad sa mga nakasakit sa amin. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itinataas din namin sa iyo ang lahat ng mga social worker at silang lahat na nagtataguyod ng dignidad at karapatang pangtao. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Salubungin mo ang mga yumao naming mahal sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating personal na mga kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama naming matapat, panatilihin mo kami sa iyong mga salita upang tulad niya, kami rin maging tinapay ng buhay sa aming
sa masamang paglalakbay pabalik sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid, obang pagkahain natin ay kalugdana ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kaming maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito. Ang pagpakasakit para sa kapwa-tao, ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa pagnanghuling apunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Inang pala ang naparirito,
Ama naming banala, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipana, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming na himlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sa't patuloyin sa iyong kaliwanagan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ako'y hindi lamang sa tinapay na buhay, magkus pati sa mga salitang nagmumula sa
Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na pagtibayin ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin, pag-aayuno at pagbibigay limos para sa mga kapatid nating nangangailangan. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom na koleksyon ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na biktima ng COVID-19 pandemic, mga batang kulang sa pagkain, biktima ng bagyong paeng at iba pang kalamidad noong 2022. Kinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo Jose Cardinal Advincula Didi na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na mga paalala sa mga nagsisimba, patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumanggap na pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabika sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namutawi sa iyong bibig sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkana na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin at dasalan
Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway malala nilang pangako noon sa biniyag na ikaw kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,